At dahil out of stock yung mga damit natin, focus muna tayo sa accessories. Ethnic bracelet at stainless necklace. Sa halagang 299 pesos, hindi ka mapapahiya. Napakaganda. Pwedeng pangregalo kasi presentable ang packaging natin. Premium design with free panalangin at free stickers. Nakalagay din siya sa box kaya sobrang presentable. Ethnic bracelets at 24 inches stainless gold and silver necklace. Nariyan ang link sa comment section. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Telma. Walang eksaktong taon, Iloilo. Panggabi ang klase ni Telma. Dahil sa kawalan ng pinansyal ng pamilya, nahirapan ang dalaga na makapagtapos ng sekundarya. Ngunit dahil sa pagdanais na makapagtapos ng mabigyan ng maayos na buhay ang pamilya, sinikap niyang magtrabaho sa umaga at mag-aral naman sa gabi. Anak, Telma! Pagpasensyahan mo na kami ng nanay mo, ha? Kailangan mo patuloy magtrabaho para lang makapag-aral ka. Wika ng tatay ni Telma, na itago na lang natin sa pangalang Tatay Rocky. Kung hindi ka maagang nabaldado, hindi ganito ang anak natin. Binayayaan nga tayo ng anak, pero hindi man lang natin nabigyan ng magandang buhay. Wika ng ina, na itago na lang natin sa pangalang Kuring. Niyakap ni Telma ang mga magulang. Hindi man sila mayaman subalit sa kahit anong paraan, nagagawa pa rin nilang mamuhay ng patas. Nabaldado ang ama. Kamuntika na itong mamatay dahil sa isang aksidente. Dating driver ng taxi si Tatay Rocky at tagalako naman ang kakanin si Nanay Kuring. Nababahala ang mga magulang ng dalaga hindi dahil sa trabaho, kung hindi dahil sa oras ng pasok nito sa paaralan. Marami namang pumapasok ng gabi, ngunit marami ang nadidiskrasya, lalo na na mas laganap ang kababalaghan pagsapit ng kadiliman. Naku, mahuhuli na naman ako sa klase nito eh. Ano kayang dadalhin ko? Kailangan ko na talagang mag-ayos. Wika ni Telma sa sarili. Uy Telma, late ka? Ako nga din, naku. Nakakatamad kasi pag yung unang klase si Miss Sobel eh. Wika ni Ria, isa sa mga kaklase ni Telma. Oo nga eh, may takdang aralin ba tayo? Naku Rhea, hindi ko pa nagagawa, pwede bang pakopya na lang? Iibahin ko na lang yung ibang sagot, mamalian ko na lang. Wika ni Telma. O ito, bilisan mo lang, malapit na tayo sa room. Oh. Mag-aalas 7 na ng gabi. Nang makadaan sila sa pasilyo na walang ilaw. Ang paaralan pinapasukan ni Telma. Isa sa pinakamalaking pampublikong paaralan sa Iloilo. Mahahalatang luma na ang mga silid. Napapalibutan ito ng mga puno ng balete. Sa sobrang pagmamadali ng dalawa, biglang natalisod si Telma dahil meron siyang natapakan na matigas na bagay. Aray ko, kung kailan ka naman nagmamadali oh! Naputol ang pagsasalita ni Telma. Nang mapatingin siya sa itaas, may kung anong elemento ang nakatitig sa kanila. Sa sobrang kaba, hinawakan niya ang kasama sa baytakbo. Teka, ano bang ginagawa mo, Telma? Para ka namang buwang eh! Tanong ni Rhea sa kaibigan.
Aliga na! Basta tumakbo ka na, bilisan mo! Malapit na sila doon sa kwarto. Nang mapagtanto nilang walang tao, nakalimutan ng dalawa na hindi pala yon ang kwarto nila tuwing Huwebes. Sa lapad ng paaralan, nasa kabilang gusali pa ang may ilaw. Napakalayo kung nasaan sila ngayon. Sa pagpapatuloy nila ay hindi nakikita ni Rhea ang sinasabi ni Thelma. Sumasabay lamang ito sa kanya. Kapag minamalas ka nga naman oh, hindi pala to yung kwarto natin, malayo pa. Sana may nag-ronda na guard, natatakot na ako eh. Wika ni Thelma. Biglang may tumapik sa kanilang dalawa. Lalaki nilang kaklase na itago na lang natin sa pangalang Ronald. Ginulat niya ang mga ito at kumaripas ng takbo ang dalawa. Tuwang-tuwa si Ronald dahil ang buong akala niya ay sa kanya natakot. Hinihingal pa ang mga ito na pumasok sa kwarto. Naroon na ang mga kaklase at walang kaalam-alam sa nangyari. Akmang uupo na sana ang dalawa nang makarinig sila ng malakas na sigaw. Galing ito kay Ronald sa hindi malamang direksyon. Madilim ang ibang parte ng paaralan. Isang hilera lang ang kwarto na ginagamit dahil hindi naman gumagana ang ilaw sa ibang parte ng paaralan. Hindi nila pinansin ang pagsigaw ni Ronald dahil mahilig talaga mangulit ang kaklase. Nagtawanan pa ang mga ito. Ngunit si Thelma, hindi mapakali ng mga oras na yun. Masama ang kutob niya. Paglipas ng ilang oras ay natapos na ang klase. Hindi pa rin nakikita ng dalaga si Ronald. Nagkipit-balikat na lamang ang dalaga. Akmang lalabas na sana ng paaralan. Muli niyang nakita ang nilalang. Nagtataka si Thelma. Ang dami niyang kasama ngunit siya lamang ang nakakakita. Nagmamadali siyang lumabas at dumiretso na pauwi ng tahanan. Ipapaliwanag niya sana ang nangyari sa mga magulang. Ngunit may kung anong pumipigil sa kanya. Kaya naman hindi na pinilit pa ng dalaga. Kinabukasan, maaga siyang nagising dahil papasok ito sa trabaho. Binitbit na ni Thelma ang uniforme para hindi na pabalik-balik sa oras ng klase. Abala siya ng umagang iyon. Ngunit bago siya tuluyang makaalis ng bahay, nakatanggap siya ng impormasyon. Ayon sa paaralan, pansamantala munang ititigil ang mga klase doon dahil sa aksidenteng nangyari. Nakita si Ronald na patay na. Nakadapa malapit sa puno ng malaking balete. Umaga na itong nakita ng mga guard. Pinaiimbestigahan pa ang insidente at minabuti muna ng paaralan ay pasarado pansamantala. Gulat na gulat si Thelma ng mga sandaling iyon. Kaya nagpa siya ang dalaga na lumiban muna sa trabaho. Niyakap niya ng maigpit ang ama at ina. Sa hindi malamang daylan, gustuhin man niyang sabihin ang mga nangyari sa paaralan. Tila may pumipigil sa kanya at ayaw lumabas ng mga salita. Ilang araw pa ang lumipas. Nagpa siya si Thelma na lumipat na ng paaralan. Dahil sa insidente, napagtanto niya na totoo nga ang mga haka-haka patungkol sa mga hindi nakikitang nilalang. Nang dahil sa nangyari ay bumukas ang kuryosidad ng dalaga. Bata pa lang ito at may kung ano-ano siyang nakikita. Ngunit hindi niya ito naikikwento sa mga magulang. Palagi siyang tahimik sa sulok sa tuwing makakakita ng kakaiba. Isang umaga, nakaupo ang dalaga sa harap ng kainan. Tahimik at malalim ang iniisip. Hindi na natiis ng ama na lapitan siya.
Ayos ka lang ba anak? Talaga bang sigurado ka na lilipat ka na ng paaralan? Eh panibagong hamon na naman yan. Panibagong pakikisama. Pero huwag kang mag-alala. Alam naming matatag ka. Nandito lang kami ng nanay mo. Wika ni Tatay Rocky. Ayos lang po ko, Tay. May mga bagay lang po kong hindi nasasabi sa inyo ni nanay. Pero wag po kayo mag-alala. Sisikapin ko pong alamin yung mga kasagutan. Baka sa susunod, mapaliwanag ko na po sa inyo. Tugo ni Thelma. Nagulat ang ama sa sinabi ng anak. Gustuhin man itong marinig at maintindihan ang daing ng dalaga. Mas pinili ni Tatay Rocky na unawain na lamang ito. Dahil para sa kanya, iba ang dinadaing ng dalaga, kaya hindi ito masabi sa kanya. Ngunit kay Thelma, patuloy pa rin ang malaking katanungan sa kanyang isipan. Kung bakit sa tuwing gusto niyang ikwento ang mga kababalaghan, tila may kung anong pumipigil sa kanya. Hindi niya mailabas ang boses sa tuwing elemento ang usapan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Nika taong 1979. Tondo. Maayos naman ang pamumuhay ng pamilya nila Nika. Tatlong beses sa isang araw sila kumakain at tutok sa trabaho ang dalaga. Madalas, gabi na itong umuwi dahil sa kanyang pagpupursige, ngunit isang araw, nagkasakit siya na tumagal ng ilang linggo. Dahil sa sakit, napilitan siyang umalis na lamang ng trabaho. Ngunit kahit nasa bahay lamang, hindi iyon naging hadlang upang kumilos. Alas tres pa lamang ng madaling araw, nagluluto na ito ng mga ibibenta niyang pagkain tulad ng palabok, champurado at iba pa. Bagamat ilang beses na siyang pinagsabihan ng mga magulang na huwag na munang paguri ng sarili, hindi kaya ng dalaga na walang ginagawa. Isa sa mga mamimili niya ang batang si Ando. Anak ito ng kanilang kapitbahay at mabait naman. Madalas niyang nakikita ang bata na tumutulong sa matatanda. Kaya namang tuwing Pasko ay niliregaluhan siya ng mga ito. Isang araw, nagtaka si Nika nang makita niya si Ando. Naglalakad ng madaling araw. Hindi naman niya ito masyadong binigyan ng pansin dahil baka hindi lang ito makatulog. Ngunit ganun paman, ang batang katulad niya ay hindi dapat hinahayaang gumala lalo na sa ganitong oras. Pagdating ng alas 9 ng umaga, bumili si Ando ng kanyang paninda tulad ng nakagawian. Kaagad sinabi ni Nika sa bata na nakita niya si Ando kanina at hindi dapat niya ito gawin ng madalas dahil nakakasama ito sa katawan ng bata. Biglang kumunot ang noo ni Ando. Nagtataka ito dahil sigurado naman siyang kakagising lamang niya kanina. Nagtaka si Nika sa sinabi ng bata, kaya naman humingi siya ng paumanhin at hindi na masyadong pinagtuunan ng pansin ang nangyari. Kinabukasan ng madaling araw, nakita niya muli si Ando. Pagala-gala kaya tinitigan niya ito ng mabuti. Nakakasigurado siyang si Ando nga ito. Tinawag niya ang pangalan ng bata, ngunit hindi man lang ito lumingon. Nagpatuloy lang sa paglalakad na tila walang naririnig. Katulad na nangyari kahapon, muling bumili si Ando ng alas 9 ng umaga. Muli niyang binanggit ito kay Ando, ngunit tulad ng sagot niya kahapon, kakagising lamang niya. Sigurado talaga ako eh. Nakita kita kanina umaga. Yan pa nga yung suot mo oh. Yun yung nakita ko eh. Hindi ako nagkakamali. Wika ni Mika. Pero ate,
Sigurado rin ho ako nakakagising ko lang kanina. Si nanay pa nga po yung palaging gumigising sa akin eh. Baka kung ano-ano lang po yung nakikita ninyo. Tugon yan do. Pero sigurado kong ikaw yun eh. Baka naman naglalakad ka lang habang tulog. Kaya hindi mo alam. Giit ni Nika. Hay naku, iha. Maniwala ka na lang sa bata. Wala naman siya sigurong rason para magsinungaling sa'yo. Pero kung sigurado ka talaga nakita mo si Ando, kahit na sabi ng bata na imposible, naku, mag-iingat ka na. Sabat ng isang mamimili. Po? Bakit naman po ako mag-iingat? Tanong ni Nika. Eh baka naman hunyango na ang nakikita mo, iha. Tugon ng matanda. Ano po yung hunyango, lolo? Tanong ni Ando. Eh ayon sa mga kwento, ang hunyango ay isang nilalang na nanggagaya ng pisikal na kaanyuan ng tao. Hindi natin sigurado kung ano ang pakay niya. Pero madalas, hindi maganda ang intensyon ng mga hunyango. Naku, iho, baka napag-interesan ka ng hunyango, lagot ka! Wika ng matanda habang tinatakot si Ando. Agad na paisip si Nika sa sinabi ng matanda. Bagamat binibiro lang niya ang bata, alam ng dalaga na maaaring yon nga ang nakita. Bagamat hindi siya niniwala ng tuluyan sa mga nilalang, ilang araw pa nakita ni Nika si Ando tuwing madaling araw. Wala naman itong ginagawa kung hindi maglakad-araw. Wala naman itong ginagawa kung hindi maglakad lang, kaya pinabayaan na lamang niya ito. Ngunit isang araw, nabalitaan na lamang niya na may sakit si Ando, kaya hindi nakabili ng araw na yon. Nag-aalala naman ang dalaga, kaya naikwento niya sa mga magulang ni Ando na palagi niya itong nakikitang naglalakad na madaling araw. Iniisip pa rin ni Nika na maaaring naglalakad lang ito habang tulog. Nagkatinginan ng mga magulang ni Ando at sinabing nakakasiguro naman silang nakakandado ang lahat ng pintuan sa kanilang tahanan. Imposible itong mabuksan ng hindi lumilika ng ingay. At isa pa, maliit na bata lamang si Ando. Hindi nito kayang buhatin ng pinangharang nila sa mga pintuan. Hindi na pinilit pa ni Nika ang mga nakikita at kinilabutan na lamang dahil maaaring tama ang sinabi ng matanda na isa itong unyango at hindi talaga si Ando ang nakikita. Isang madaling araw, muling nakita ni Nika si Ando at sa pagkakataong yon, napuno na si Nika. Gusto niyang alamin kung si Ando nga ba talaga ang naglalakad o hindi. Sinundan niya ang batang naglalakad habang tinatawag ang pangalan nito. Ngunit hindi ito lumilingon hanggang sa nakarating sila sa isang madilim na bahagi ng eskinita. Po, kanina pa kita tinatawag eh. Hindi maganda sa bata na nagpupuyat at gumagala sa gabi. Tara na, iuwi na kita. Naputol ang sinasabi ni Nika at napatigil ang puso nang humarap ang nilalang sa kanya. Kamukhang kamukha ito ni Ando. Parehas ng pangangatawan, balat, damit, pati na rin ang itsura. Bagamat parehong pareho ang mga ito, ramdam niyang hindi ito si Ando. Hindi niya maintindihan, ngunit iba ang kutob niya sa bata. Dahan-dahang umatras si Nika, ngunit hindi niya inalis ang tingin. Hanggang sa ngumiti ang bata at tuloy-tuloy ito hanggang sa naging nakakatakot na ang itsura. Tila huminto ang paligid ni Nika at biglang nawala ang ngiti ng bata. Umiyak ito at imbes na awa ay takot ang naramdaman niya dahil tila demonyo ang boses na lumalabas sa bata. Hindi na kinaya ni Nika nang bigla itong umiyak ng dugo at ang paghagulgol ay napalitan ng pagtawa na parang nababaliw. Tumakbo na si Nika papunta sa tahanan. Iniwan niya ang mga paninda sa labas ng bahay at kinandado ang pinto.
Kaagad niyang ginising ang ina at kinento ang kanyang nasaksihan. Simula noon, sinamahan na siya ng ina sa pagising ng umaga. Regular pa rin naman namimili si Ando, bagamat hindi naman ito kasalanan ng bata. Hanggang ngayon ay hindi niya kayang tignan ito ng matagal dahil tuwing nakikita niya si Ando, naaalala lamang niya ang nakakatakot na hunyango.